Tatlong barong-barong na bahay ang gumuho sa Focolare Street sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ito ay dahil sa patuloy na malakas na buhos ng ulan bunsod ng southwest monsoon o habagat. Ayon kay Elma Aritanyo, isa sa mga may-ari ng gumuhong bahay, nasa tabi kasi sila ng creek. Malambot na niya ang lupa kung kaya tuluyang bumigay ang kanyang bahay. Bumigay na po yung kawayan eh, kasi malambot na po yung lupa. Kanina lang po umaga gumuho yung kawayan. Pero yung ito po, matagal na parang paunti-unti lang po. Pag tuwing tag-ulan, ganun. Pero yung kawayan, kanina lang po umaga. Lilikas po kung may lilikasan. Kasi siyempre, delikado na po eh. Nakaano yung buhay namin dito. Mayor Bo, Joy Belmonte, tulungan mo po kami na mabigyan ng magandang tirahan na hindi po malapit sa creek. Sana po matulungan nyo kami. Bumigay na rin ang terrace ng bahay ni Johnny Santos na katabi naman ng San Mateo River. Sir, kumusta po kayo dito? Opo, okay lang mo po. Pero pinalikas na po kami ng barangay kasi po delikado na po kaya lumikas na lang po kami. Yung bahay niyo po, natapyasan na. Opo, opo. Kaya delikado na talaga po. Kailangan namin lumikas talaga. Wala pa namang yung sa barangay na relocation para sa amin. Inaantay po namin. Malaki na ba ang gumuho sa bahay niyo? Opo, malaki na po kasi dati doon po yung tubig po. Tapos hanggang ngayon dito na. Ayon kay Bagong Silangan Barangay Captain Willie Cara, nasa 100 pamilya o 345 katao ang mga inilikas. 5 araw na anyang nasa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Ang Bagong Silangan po ay mabuti naman, pero ngayon pabugso-bugso pa rin ang ulan. Meron pa rin po tayong evacue yan sa Bagong Silangan Elementary School. 100 families pa rin nandiyan, so a total of 345 individuals nandiyan po sila. Pero nakantabay naman po ang ating SSDD na umaaruga at nagpapakain, nagkakalinga sa kanila. Yun po yung instruction ng ating Mayor Joy Belmonte na kailangan kalingain natin itong ating mga kapatid na nababaha. Sinabi naman ni Kim Ortiz, ang head ng Barangay Health Emergency Response Team, na madali namang mapakiusapan ang mga residente na lumikas. Sa ngayon po, meron po tayong 3 apektadong bahay, 3 family po at meron po tayong 16 individual po dito sa ating lugar. So sa mga naninirahan po dito sa tabing ilog ng Focolare, pakiusap po namin, magsilikas na po tayo. Ito po ay utos na po ng ating lokal na pamahalaang Mayor Joy Belmonte at ang ating barangay Cap Willie Cara at Kagawad Fred Marcelo. Pakiusap po, magsilikas na po tayo kasi hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari pag ito po ay gumuho na. Kasi umaga pa lang po, nakatanggap na po kami ng balita na paunti-unti po gumuguho po ang lupa dito sa may Focolare. Dahil hindi matigas ang ulo, walaan niya sa mga apektadong residente ang nasugatan o nasawi dahil sa ilang araw na pag-ulan. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.